sa inyong lahat. God's day po and welcome po sa ating daily devotion. Ako, tapos na po ang ulan. Pero hindi po tayo magsa-stop sa pag-devotion. At this will be the third purpose po ng ating buhay. Pero bago po yun, syempre, naalala nyo pa po ba yung first purpose natin? Syempre, yun yung mapasaya ang ating Panginoon. We were created to please the Lord. Dahil siya ang ating creator. At last week po, 7 lessons po yan na dire-diretso na sinabi niya na we are created to be part of God's family. Na yan na po ang pangarap ng Panginoon sa atin. Diyan nga po na tackle natin yung importance ng baptism, yung proud na proud ka sa family mo. Tapos yung second day, sabi niya, is what matters most. Bilang isang kapamilya, nalaman po natin na yun po yung pinaka-importante na bilang isang family, kailangan yung word na love. O, kung yung first po is baptism, yung second day is love, eh yung third day naman po natin noon na pinag-explain na we were made for God's family. Sabi niya is a place to belong. Doon po, napaka-importante naman yung word na involvement. Be involved sa ating family, sa God's family. Kaya, give your best kung ano yung binigay ni God sa iyo na gifting, gamitin po natin para sa Panginoon. Yung fourth day, experiencing life together, ito naman po ang naalala ko, kailangan maging open po tayo. And syempre, being open, maging honest, authentic tayo sa sinasabi natin, open tayo, honest tayo, we are also responsible to be, to respect others, yung responsibility natin na huwag natin silang yung sasabihin yung mga bagay na importante sa buhay nila o mga bagay na dapat hindi na sabihin sa iba. In short, wala pong maritesan at wala pong tolitsan sa ating family. Okay, may confidentiality din po yun. And yung sumunod po is cultivating community. Ang importanteng word naman po dito is commitment. O, maging committed po tayo bilang kapamilya. At yung next na lesson po natin, yung restoring relationship. Kaya nga po, as a family, gusto ni Lord na we are one, we are united. At syempre, kaya vina-value po natin yung ating relationship. Ang word naman po dito na maaari kong maalala parate is reconciliation. Kasi po tinawag tayong lahat to be part of this ministry. Kaya nga, blessed are those who are peacemakers, for they are called the children of God. Diba? Sabi nga ni Aya. At yung last po is protecting your church. Ang ano naman po, ang word naman dito is be responsible. Kaya po, mga kapamilya, sa dami po ng explanation na yun, sana po naunawaan natin yung second purpose natin. We are created to be part of God's family. Napakaganda po na purpose natin. Kaya po, ngayong araw na to, magsa-start naman po tayo sa third purpose natin. At bago po ang lahat, syempre magpe-pray lang po tayo. Introduction pa lang po yun. So yan, pray na po tayo. Ama namin nasa langit, we thank you po for this day. Alam po namin, iniligtas nyo po ang bawat isa sa napakalakas na bagyo. Tulungan nyo po kami, Panginoon, na maging ganun po yung aming kalakasan dahil sa presensya nyo sa aming buhay. Salamat po sa lahat ng biyayang pinagkaloob nyo. At ngayong araw na to, Panginoon, inaalay po namin ang aming buhay, ang aming gagawin, ang lahat ng
sasabihin namin ang, at buksan niyo po ang aming mga puso at isipan, Panginoon, as we read your word, Lord God, your message sa bawat isa, at maunawaan po namin ang purpose namin sa buhay na to, kung bakit pa po kami naririto sa lupa. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, ayan kapamilya, ready na po ba tayo? So, ang third purpose po natin ay, ito po. Mai-stop na lang po ba ang Panginoon na, ay, plinado niya tayo na ma-please siya. Create na tayo hanggang doon na lang ba to become and part of his family. Syempre, hindi po natatapos doon. Ito na po, habang tumatagal, patindi ng patindi, palalim ng palalim yung purpose natin. At ito po yung third purpose natin na pag-uusapan natin ng pitong araw. At yun po ay, you were created to become like Christ. Malalim talaga po yan at napakatindi. Dahil sino nga po ba ang magiging katulad ni Kristo? Pero yan po ang purpose ni Lord. Hindi po niya tayo niligtas para maniwala lang sa Kanya. Kaya po niya ginawa yun dahil ang ultimate goal ng Panginoon, ng Ama natin nasa langit, ay maging katulad tayo ng Kanyang anak na si Jesus. Kaya nga po, may sabi nga, there is something that God has put in you that Satan wants to destroy. And that is part of who Jesus is. At yun po yung gagawin ng Panginoon at i-cultivate po niya sa atin sa araw-araw habang binibigyan niya po tayo ng chance and choices each day. So, ang verse po na pambungad sa atin that we are created to become like Christ ay ito, from Colossians chapter 2 verse 7. Sabi po niya doon, let your roots grow down into Christ and draw up nourishment from Him. Ibig sabihin, sino po yung pinaka-source para tayo po ay mag-grow, para po tayo ay maging katulad niya? Siyempre po, si Jesus Christ. Sabi niya nga, see that you go on growing in the Lord. Parang sinabi, huwag ka pong i-stop na mag-grow sa Panginoon. And becoming strong and vigorous in the truth. So, ano ba yung truth dito? Yung word ni Lord sa salita ng Panginoong Jesus, yung mga salita niya. Para mag-grow down tayo into Christ. At pagka nandoon na tayo, para pong puno yan eh. Kapag ka, di ba po yung puno ay yung halaman, habang lumalalim yung ugat, mas marami siyang makukuhang tubig. Ganun din po tayo, mas pag lalong lumalim ang ating relasyon sa Panginoong Jesus, mas magdudraw po tayo sa Kanya magdudraw tayo sa Kanya at tayo ay mag-grow na katulad niya. Para pong yung experiment noon, na example ko na po ito eh, yung isausaw mo yung rose na puti sa tubig na may kulay na yellow, tapos magiging yellow na yung rose. Parang ganun po yun. Sino ang source natin? Dapat sino, sa kanino tayo mag-grow? Pag nag-grow tayo deeply in the truth of the word of Jesus Christ, surely, yun po yung madudraw out natin sa Kanya. At dahil po doon, makikita po si Kristo sa ating buhay. Ayan. So, tinakay nga po dito, yung second verse, sabi niya, God knew what He was doing from the very beginning. Alam po natin yun na ang Panginoon hindi nagkakamali. Alam niya na kung ano yung gusto niya, mangyari. Alam niya yung final ending. At pagkatapos, He decided from the outset to shape the lives of those who love Him. So yun po, sabi niya, alam ng Diyos ang Kanyang ginagawa. From the very beginning, mula nung umpisa pa. At ano daw po yun? God decided from the outset to shape the lives of those who love Him.
sabihin, imumold niya po yung mga nagmamahal sa kanya. Sige, ito ay sumusunod, ito ay nagmamahal sa akin. Sabi niya nga eh, kapag mahal mo ako, you will follow my commands. So, minumold tayo ng Panginoon para ano, maging tayo ay tayo na ano, to love Him, to shape His life to those who love Him, along the same lines as the life of His Son. Minumold na daw po tayo katulad ng buhay ng kanyang anak. We see the original and intended shape of our lives there in Him. So yun po ang intention ng Panginoon. Hindi lang tayo ay maging tayo, kundi tayo ay maging katulad ng kanyang anak na si Jesus. Kaya niya nga po tayo in-adapt, di ba? Hindi para maging ganyan ka na lang, oh, okay na yan. Bumalik ka sa kasalanan mo, okay na yan. Hindi po ganun. Minumold po tayo paunti-unti ng Panginoon. So, hindi po tayo na-stop dahil lang naniwala tayo, I believe in Jesus, period. Eh, nandun ako sa family, period. Meron pa pong ginagawa ang Panginoon sa ating buhay. Dahil sabi nga po, ang destiny natin and the third purpose of our life is to be like Jesus Christ. Kaya nga po sabi ng Panginoon, let us make man in our own image and likeness. So yung image and likeness po na yan, ang ibig sabihin nun, napag-aralan din po namin to sa Genesis, is ang likeness is the character of God, the character of Jesus. And yung image daw po, iyan ay nakakonsentrate sa spirit. Okay? So, sabi nga po, body, soul, and spirit, ito po, natutunan ko naman kay Pastor Erwel, na ito po ay ating katawan. Andito po yung soul natin, yung will natin. Paan tayo mag-desisyon? And the spirit is coming from the Lord. Kaya nga po, ang katawan natin pwede mamatay, pero yung soul and spirit, yan po ay hindi na mamatay. Okay, so sabi niya nga, we are created spiritual beings na gusto ni Lord darating ang time magiging immortal tayo. Tapos sabi niya, we are intellectual kasi ang Panginoon napakatalino, matapala nga natin, dami ng pag-aaralan dyan. Ganun po katalino ang Panginoon. Kaya po tayo, marunong tayo magrason, mag-isip ng solusyon sa mga problema. Kahit kasi binigyan tayo ng ganun ng Panginoon. We are relational, sabi niya. Kaya po, marunong tayong magmahal, marunong tayong masaktan, marunong tayong magpatawad. At higit sa lahat, we have our moral consciousness, sabi niya. Kaya nga po, alam natin kung mali na yun o tama yung ating ginagawa. Kasi meron po tayong moral consciousness. Kaya po, pipiliin na lang natin kung ano yung tama. Nasa sa atin din po yung choice kung yung mali ang gagawin mo o yung tama. Pero binigyan na po tayo ng Panginoon ng mind na katulad niya. So, sabi niya nga po dito, napakaganda po ng mga sinabi dito sa Purpose-Driven Life na book. Na sabi niya, created to be like Christ. We are created to be like Christ. Ano daw po to be like Christ? It is to be righteous and holy. Kung tatanungin po natin at sasagutin po ng Bible kung paano maging righteous, sabi niya, yun po yung character na dine-develop sa atin ng Panginoon. At makikita po yan kung gusto natin malaman, gusto nyo po malaman ngayong araw na to, kung ano po ba yung character na gustong ma-develop sa atin ng Panginoon, ay makikita po natin sa Beatitude. Naalala nyo po ba yun? Sa Matthew chapter 5 verse 1-12. Nung sinabi ng Panginoon, blessed are the poor in spirit, for they shall see God. Sabi niya, blessed are the meek. Blessed are
who hunger and thirst for righteousness. Yung naglulungka na, Lord, gusto kong maging mabuti katulad mo. Gusto kong maggawin yung tama katulad mo. The merciful, pure in heart, for they shall see God. Sabi pa, the peacemakers, for they are called the children of God. So, yan po yung mga character na gustong imold sa atin ng Panginoon. Sabi nga, poor in spirit, pagka inaccept mo na Lord, hindi ko kaya yung, yun po yung moment na inaccept natin, yung inaaccept natin si Jesus na Lord and Savior natin, at talagang pakiramdam mo, wala na, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. So, yun po. Tapos, makikita pa rin po yan sa Galatians, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, and peace. Ayan po yung mga character. Patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Yan. Yan po yung character na gustong imold sa atin ni Lord. And take note, hindi po yan chap-chap lomi o pwedeng stop. Wala akong self-control, okay na kasi marunong man ako magmahal eh. Patient ako. Pero yung self-control, teka lang, stop muna ako dyan. Hindi. Kasi sabi niya nga po, katulad ng inaral natin na to becoming part of God's family, ang pinaka-importante po is love. Kaya yung fruit of the Holy Spirit ay love ang una. Love, tapos joy, pero kasama pa rin po yan, connected to one another. Love, na masaya, na masaya ka sa kapatiran mo o sa kapwa mo. Love, na may peace, hindi yung love na pero kaya nga po hindi mo maaaway o hindi mo gustong awayin yung iba kasi kasama yung pagmamahal. Love with patience, then hindi ka naman magiging patient kung hindi ka marunong magmahal din. Kaya nga po, hindi nawawala yung love. Very important. Ayan ang mga character na gustong sabihin ng Panginoon at imold sa ating buhay para maging katulad tayo ni Jesus Christ. Ang hirap po, no? Pero talagang ganun eh. Pero katulad nga po, at yung love po na sinasabi, nasa Corinthians naman, yung love is patient. O kung masusumatotahil natin, yun po yung gustong-gusto ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay pagmamahal, ang Diyos ay mapasyensya, ang Diyos ay mabait, ang Diyos hindi siya nagyayabang. O di ba? Ang Diyos ay hindi rude sa pagsasalita, kaya nga sabi, be gentle. Sabi, di ba? O pero yun nga po, love is kind. Love is patient. It does not envy. It does not boast. It is not proud, sabi niya. It is not rude. Kaya po hindi maganda yung mga natuturo ng mundo sa atin, no? It is not self-seeking, hindi selfish. It is not easily angered. Man, yan po pinakahirap, no? Yung hindi ka daw, ang totoong pagmamahal, hindi ka daw kaagad-agad magagalit. Yan. And love keeps no records of wrong. Ano po yung minsan pag nagpapatawad tapos hindi pa rin binubura sa isip, tapos pagka sumabog ka, sasabihin mo na naman ulit pa ulit-ulit yung mga noon pa na ang alam nila, ipinatawad mo na. Yan. Sabi niya, it does not keep record of wrong. It does not delight in evil. Hindi ka tuwang-tuwa kung may nakita kang mali. Hindi. It does not rejoice. It rejoice in the truth. Ibig sabihin, totoong pagmamahal daw, pag nalaman ang katotohanan, aba, siya ay natutuwa. Always protects. Love always trusts, always protects, and always persevere. Hindi nag-give up. Ayan, ang dami na po character, no? Nakita nyo na po ba? So, ayan po ang gustong imold sa atin ng Panginoon. Mahirap pong imold, di ba? Pero katulad nga po ng sabi ni Mama sa akin, don't you worry, sabi nga yan, mas mapasensya po ang Panginoon sa pagmumold sa ating lahat. Kaya yun po, super blessed tayo that we have a Father
who is waiting para at napakatiyaga para kiskitisin tayo araw-araw, para imold tayo araw-araw, which is the process of sanctification. Yun po yun. Yung unang level natin is we believe, and then if we already believe, sanctification is the next. Yun po yung araw-araw na minumod tayo ng Panginoon. Sabi niya po, tayo daw po, ang time natin dito sa mundo ay binigay ng Panginoon. Bakit? Ba't pa kaya ako nabubuhay? Eh kasi daw po, it is for us to build and strengthen our character for heaven. Preparation daw po itong buhay natin sa mundo. Para daw po, preparation pagpupunta na tayo sa langit. Kasi nga po, kiniklaim natin that we are citizens of heaven. We are God's ambassador here on earth. Kaya dito walang po sa lupa, pinapractice na po natin yon to become righteous, na maging patient, loving, kind, ano pa, self, not easily angry. Kasi isipin nyo po, siguro sa langit, wala na talagang nagagalit, no? Ayan, ayun po yung reason ba't nandito tayo sa mundo, mga pamilya. Minumold po tayo paunti-unti ng Panginoon. Tapos, yung sanctification po, it is the process of becoming like Christ. Kaya po wag po kayong magtaka kasi wala naman pong instant na sanctified na agad. Kaya po, naiintindihan pa po tayo ng Panginoon. Pero syempre, sabi nga, as we obey God and as doon po nakikita kung gaano natin kamahal ang Panginoon eh. Pag mahal mong Panginoon, mag-o-obey at mag-o-obey tayo sa Kanya. And as He sanctified us sa mga circumstances ng buhay natin, pansin niyo po, sa bawat journey natin, meron talaga tayong natututunan na minumold ng Panginoon na character. At pag hindi pa po natin nakukuha yung character na yun, eh hindi po tayo makakapas sa test na yun. Hindi tayo tatantanan ng Panginoon para matunan ang mga character na yan. Sabi po niya dito, we have 3 responsibilities in becoming like Christ. Gusto niyo po bang maging katulad ng Panginoong Jesus? Ay may responsibilidad po tayo, hindi lang po ang Panginoon ang gawa ng mold sa atin. Kasi kahit isipin niyo po, pag yung clay may utak, tapos gusto mo circle, pero gusto niya triangle, di ba? Hindi siya magiging circle. So, ang Panginoon po, ganun, bilang clay, may responsibilidad tayo. At bilang potter na nagmumod sa atin, gusto niya may molde siyang gagamitin at yun ang kanyang anak na si Jesus. So, para po maging katulad ng Panginoong Jesus, may 3 po tayong responsibilidad. Una, choose to let go of your own ways. Ano ba yung mga ways mo sa na ginagawa noon? Eh sabi, i-let go na po natin. I-let go na po natin kung noon magagalitin tayo. Unti-unti na let go po natin yung mga yan. I-let go din po natin kung meron man tayong mga bisyo o mga ginagawa na ayaw ng Panginoon. I-let go na po natin yan. May mga bagay po tayong dapat i-let go para umpisa ng Panginoon ang pagmumold sa atin. Pangalawa, change the way we think. Ay, napaka-importante po niyan. Kasi kung minsan, hindi minsan. Ang katotohanan po, ang battle always starts with our mind. Kaya nga po sabi ni Lord doon sa Bible, be transformed by the renewing of your mind. What is good, perfect, and what is good, perfect, and ano yung gusto ng Panginoon? Oh, di ba? Yung po yung sinasabi doon sa verse A, be transformed by the renewing of your mind. Umpisa pong pag-renew natin para mabago tayo ng Panginoon ay yung ating pag-iisip. Tapos, sabi niya, we must
put on the character of Christ by developing new and godly habits. So, hindi na po tayo dapat na pag nirenew na po kasi natin yung pag-iisip natin, ang susunod po nun, eh, syempre, pagka yung utak natin na bago na, pati po yung gagawin natin, magiging iba na. Pero pag yung utak natin ay ganun pa rin, babalik at babalik yung ating gawain sa mga bagay na hindi tama. Sorry po, andito po si Sky Sky. Okay. So, doon ka muna, Sky. Doon ka muna. Yan. So, napakahirap po ano na maging katulad ni Kristo. Pero kung sabi niya, kung nagmamahal tayo ng totoo sa Panginoon natin, susunod po tayo. And as we obey, makikita na lang po natin isang araw o yung ibang tao pa magsasabi sa atin na, uy, iba ka na. Ibang iba ka na. Ayan. So, ano nga po ba yung tatlong responsibility natin? Kasi po, bilang anak ng Panginoon, kung talagang mahal natin, napaka-importante po yung obedience natin sa Kanya. Kahit matanda na po tayo, yung pa rin ang original na design ni Lord, gusto niya mag-obey tayo sa Kanya para ma-unlock yung power na power ni Lord sa buhay natin. At sabi niya nga po, make every effort. Wala po yung ano, yung patumpik-tumpik lang. So, may tatlo po tayong responsibilidad. Unang-una po is, sinabi po yun sa Ephesians chapter 4, verse 22 to 24. Sabi niya, first, we must choose to let go our old ways. Sinabi niya po, everything connected with everything connected with the old way of life has to go. It's rotten through and through. Yung lumang buhay po natin, bulok. Sabi niya nga, get rid of it. So, yun po yung unang command. So, i-let go muna kung ano man yung mga noon na ikaw. Okay? So, klaro po yun, no? Okay, so yung number two responsibility, sinulat naman po sa Ephesians chapter 4, verse 23. Ayun po, in short, sabi niya, we must change the way we think. Let the Spirit change your way of thinking. B, sabi niya nga po, change means transformation. Ang transformation daw po nang galing sa word na metamorphosis na parang butterfly mula sa caterpillar na nakakadiri, yaks-yaks, tapos magiging butterfly siya in the end. Yun daw po yung there is an amazing change sa atin buhay. And sabi niya nga po, God, magkakaroon daw po tayo ng amazing change kung i-allow natin ang Panginoon na baguhin tayo. At nag-i-start po yan sa ating pag-iisip. And lastly, na responsibility natin, we must put on the character of Christ by developing new godly habits. Ang habit po kasi napakahalaga niyan eh. Kapag ka po yun at yun ang ginagawa mo, eh hindi na po kayo magbabago. Kailangan baguhin po yung ating mga pangit na nakagawian para po tayo ay totoong ma-mold sa gusto ng Panginoon. Sabi niya nga po, your character is essentially the sum of your habits. Kasi po yung kung ano daw po yung inuulit-ulit mo, yun ka na, ikaw na yun na yung character mo. It is how you habitually act, kasi ganun ka na nga. Kaya dapat baguhin mo, i-let go muna yung old, bago ka na, hayaan mo i-transform ka ng Panginoon. Sabi nga po sa Bible, put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Sinabi po sa Ephesians chapter 4, verse 24. So, ayan po ang ating mga responsibilidad. Eh, sino-sino at ano-ano naman po ang gagamitin ni God para tayo ay mabago? Ayan po ay ang kanyang number one word
Number two, yung mga taong pinapadala niya sa ating buhay. Number three, circumstances para i-mold niya tayo. So, napakahalaga po nung word kasi kapag po doon, minumold tayo sa, ng Panginoon, kaya napakahalaga po yung nakikinig tayo ng salita ng Diyos parati. Sa word po kasi nandoon yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Ang mga tao po, the believers, lalo na po pagka may mga problema ka o ano man yung nangyayari sa buhay mo at kailangan mo ng advices, ay napakahalaga po ng mga tao na naniniwala sa Panginoon ang pupuntahan mo. Sila po yung mga tao na binibigay ng Panginoon para tayo po ay magkaroon ng tamang desisyon sa buhay, tamang response sa mga sitwasyon. Pangatlo na ginagamit ng Panginoon, yung mga circumstances natin sa buhay. Para po matuto tayo magtiwala sa Kanya, kahit anuman po yung sitwasyon. Sabi niya nga po, hindi po tayo lalago if you isolate yourself. Kaya nga po, ganun inano si Jesus Christ eh. Nag-grow siya in statutes, di ba? Sabi niya, physically, sa relationship niya sa mga tao, emotionally, ganun din po nag-grow ang Panginoon. Kaya po walang nag-grow na nandoon lang sa sulok o hindi nakikisalamuha. Oh, sana po every Sunday, fist bump din tayo. At saka po, sabi pa nga po dito ni Pastor Rick Warren, sabi niya, tatandaan po natin that we are a work. Ano? Work in progress. Yan. Hindi pa po tapos ang Panginoon sa atin hanggat nandito pa po tayo sa mundo. Kaya blessed po tayo dahil we have a Father in Heaven na very patient sa ating lahat. At sabi niya po, parati ko po yun iniisip eh, kahit sa mga anak ko, He who began a good work in you will be faithful to complete it. Eh yun po eh, kung hanggang huli, ihahawak po kayo sa Kanya. At kung hanggang huli, magtitiwala kayo sa Kanya. Hanggang huli, magpapamold tayo sa Kanya. Dahil wala pong edad ang pagmumold sa atin ng Panginoon. Kulang pa nga po yata ang buhay natin dito sa mundo bago natin totoong makilala ang Panginoon o bago tayong mamold eh. Kaya po mga kapatid, God cares about you and believes in you. Kaya po, pamold lang po tayo sa Panginoon. So, ayan po ang ating first lesson sa ating third purpose of life. And that is to become like Christ. You are created to become like Christ. So, pakakatandaan po natin yun. And sabi niya, ang question po na iiwanan ko po sa inyo for this day is, in what area of my life do I need to ask for the Spirit's power to be like Christ today? Ayan. Kasi po maaaring nagbabasa ka ng Bible pero hindi ka naman marunong makasilamuha sa kapwa believers natin. O, diba? Kaya anong area ba ang babaguhin ko ngayon sa aking buhay para mag-work yung spirit ni Lord sa buhay ko para maging katulad ko si Kristo. So, ayan lang po. Nawa po, may natutunan po tayo sa araw na to. So, good morning po sa lahat. And tomorrow, see you again po na another explanation to become like Christ. Okay, good morning po sa inyong lahat. Pray na po tayo. Lord, thank you. Ang haba po ng tinapik namin ngayon dahil alam ko po, Lord, na napakahirap po maging katulad po ni Jesus Christ, our Savior. Tulungan niyo po kami, Lord. Kayo lang po ang nakakakita kung anong level na po kami, Panginoon. Pero salamat po sa inyo dahil hindi po kayo nagsasawa. At pinangawakan namin, Lord, ang inyong pangako.
na hindi po kanyo kami i-give up. Tulungan nyo rin po kami, Lord. Create in us, Lord, the right mind, Lord God. I-transform nyo po kami. Yung puso namin, Panginoon, na totoong mag-obey, totoong mag-desire sa inyo, Father God. Sabi nyo nga po, kaya nyo pong baguhin ang aming puso. Pinapanalangin po namin lahat ng mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Lalo na po sa mga hindi pa totoong nakakakilala sa inyo. At kahit po yung sarili naming puso, Panginoon, i-bless nyo po kami, nawa hanggang sa dumating po kayo, ay nandoon po yung aming pagsunod. We love you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning po!